magaling, magaling. Pinakamagaling, sila itong magaling. Okay ba? Mag-thank you kayo. Thank you, Kaiser. At ang pinakamagaling sa lahat, ha? Sa lahat ng co-anchors, walang iba. Magaganda na, magagaling pa, matatalino pa. Si Chang Marks at saka si MJ. Good morning, Idol. Good morning. Yung araw na lang, Idol, Monday na! Lunes na lang. Tatlong tulog na lang. Yes. Lunes na. Ganda ng suit ni Chang Marks pa. Masarap sa mata. Parang summer look. Kasi ano, dalawang araw na lang. Ay, tatlong tulog na lang, eh, lunes na naman. Kaya kailangan makulay yung suot na. Summer look. Yes, maganda sa mata. Sight for sore eyes. Now, ito yung maganda sa lahat. Yung mga abangan nila. Tama ba, Chang Marks? Yes, Idol. Tama. Ito ha. Una nating kaso, maya't maya ang tag sa Rafi Tufo in action. Ang nangyaring gulo sa isang ospital sa Gimba, Nueva Ecija na nag-ugat daw sa pag-uugali ng kanilang mga staff sa isang pamilyang namatayan. Ito ang ilang bahagi ng video. Panoorin natin. Ospital na kung saan ang mga empleyado ay balasubas. Na ayaw ibigay ang bangkay namin. Kuya ko po ay natakulong ng ahas. Pero sa kanila, gusto nila. Then on arrival po ang kapatid ko, pero ang sinisingil po nila ay umabot ng 17,867. Ang sabi pa po nila, hindi raw kami taga rito sa Gimba kasi taga San Jose po kami. Kaya hindi raw kami, wala raw kami malalapitan dito, hindi raw po kami i-entertain. Naku, mamaya alamin natin ang buong kwento sa likod niyan. Sunod naman nating kaso ha, ito. Mister, nagpapatulong kay Idol Rafi na disiplinahin hindi ang mga anak, kundi ang sariling misis. Kahit saan daw kasi niya dalhin si ate, abay nabubuntis kahit wala si kuya sa kanyang tabi. Ang isa sa nakadali, kumpare pa raw nila. Bakit nagawa mo to sa akin? Di ba lahat ng bagay binigay ko sa'yo? Kahit nagloko ka, tinanggap kita. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses, tinanggap ko. Pero sa ngayon, hindi ko na kaya tatanggapin pang apat na beses. Lahat ng anak mo, tinatanggap ko. Birthday, nagpadala ako. Anong kailangan? About sa mga gamit, lahat inuuna ko para sa inyo. Tapos mawala lang ang lahat ng pagod ko, sikrepisyo, para sa pangarap ng buhay natin na nauubos lang, natatapos dahil sa ginagawa mo. Pero ito naman, maiba tayo ha. Gaya ng sabi ni Idol kanina, 3 days na lang, RTIA TikTok Dance Challenge Grand Finals na. Last but not the least, na ipapakilala natin Grand Finalist ang pambato ng Maragusang Davao de Oro. Kabugin, kaya nila ang apat na naunang mga grupo sa kanilang finals pasabog. Yan ang aabangan natin. Kaya naman, sambayan ng keyboard warrior sumanda na dahil narito na si Maring MJ. Yes, all of the keyboard warrior! Back na po tayo sa live stream ng Idol in Action sa Facebook page. Pati rin po sa YouTube channel ng 1PH. Yes, mag-comment po kayo tungkol sa mga kasong nakita ninyo. At eto ha, yung magiging pasabog din po natin. Abangan ninyo sa RTIA TikTok Dance Challenge Grand Finalist ngayong araw na ito. At sa ayuda po ni Idol Rafi. Abang! Kaya Idol Rafi, ano pa bang hinihintay natin? Siyempre, hinihintay natin ko, Chang Marks at MJ, salamat. Ang hinihintay natin ko sa sabi ni Kapitana Carol. Yes, Idol, ito na ang aking warning shot kay Mr. Juan Salomeo. Siya, Idol, ang may-ari ng Surety Grand Lock Security Agency, Idol. Anong problema ng taon to? Ako po, Idol, ang nagre-reklamo ay si S.G. Riden Marasigan et al. Marami po sila. No. Dahil yung kanilang sahod hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. December 2020 pa yan, Idol. Nako po, December, naku po. January, February, March, April, May, June, July, August, September, 9 months. Yes, Idol. Nahirapan. Okay. Sige, pagalitan mo. Nako, Mr. Salomeo. Makonsensya ka naman. Malapit na ang Pasko. Mag-iisang taon na ang reklamo sa iyo. Aksyonan mo na, kung hindi, si Idol ang tatapos sa iyo. Okay. Meron pa pang iba? Yes, Idol. Pangtapat dyan. Good shot! Yes, Idol. Good shot nga tayo dito sa Jog Cars Repair and Services ng San Fernando, Pampanga, Idol. Okay. Bakit naging good shot to?
Nako, idol, na warning shot natin nung isang araw lang, September 8. At ang nagre-reklamo ay si Ron Erwin Tubale, auto painter and tinsmith dyan. 11 days na sahod, hindi pa rin binibigay ng amo matapos si mapinturahan ang isang maliit na aircraft na tapos niya noong August 19. Idol, ito ang ebidensya. Good shot, pasok! Marami pong salamat po sa tulong niyo po. Natanggap ko na po ito. Kahapon din po dumating, mga alasin ko po ng hapon. Sa akin may matulungan pa po kung iba na gaya po. Well, kung ganun, pasalamatan mo yung dapat pasalamatan, Kapitana Carol. Yes, Idol. Maraming salamat sa Jog Cars Repair and Services sa San Fernando, Pampanga. Ituloy ninyo at bibiyayaan kayo ni Lord. Thank you. Ba't pati si Lord nasama? Eh, syempre, Idol. Ah, ipagdasal mo na sana. Yes po. Palagi silang magpakabait para magbigay ng blessings. Ayun kayo pala. Po, Idol. Lagi kayong binibiyayaan dahil marami kayong binibigyan ng tulong. Okay, lahat tayo. Lahat tayo dito sa TV5, sa Signal, sa BBM dahil sa ginagawa natin lahat dito. Totoo po. Very good. Salamat, Kapitana Carol, at susunod na po. Ito na. Mamaya kaya, mapapangangay yung mga staff, mapapaganito, mapapalundag, mapapasigaw. Huwag lang kayo magmura na marinig sa mic, ha? Okay lang kayo magmura, pero walang mga bata, ha? Hindi, kasi hindi ko mapigilan yung kanilang emosyon sa sobrang tuwa at excited. Mamaya po yan, maragusan ng Davao de Oro sa kanilang entry para sa Grand Finals sa pagbabalik po ng Idol in Action. Kausap po natin si Razel Agramon. Ate po ito ni Ralph Agramon. Ito po yung bata na lunod, ano? Kausapin natin si Ma'am. Ma'am Razel, magandang umaga, yes, po. Yung kapatid niyo ba yan ba si Ralph? Ako. Siya yung pinagtripan ng kanyang tropa, yung pinaikot-ikot. E sino ba naman ang hindi malulunod sa ganong klaseng sistema na paikot-ikuting ka tapos hilong-hilo ka na, and then itutulak ka sa swimming pool, eh kahit na siguro ikaw ay professional swimmer o kahit pa Olympic swimmer ka, kung hilong-hilo ka na at biglang ihagi sa swimming pool, aba, eh malulunod ka nga. Ito pa kayong bata. Buti na lang at safe na itong bata, itong si Ralph. Nasa ospital sila ngayon. Ang good news po ay okay naman si Ralph. Ayun, kanina nakita niyo na po, katabi po ni Razel. Ang gusto lang po kasi mangyari daw ni Ralph, kung siya raw ang masusunod at kung siya ang tatanungin, ay mag-public apology lang daw po itong sina Richard, Jasper, LJ at Froilan. Mga tropa niya po ito. Wala naman daw siyang sama ng loob na ang gusto lang niya mag-sorry at sana may kapupulotan po daw na aral itong nangyari sa kanya. Tama nga naman. Yung mga bata, through their parents, itong tropa has to apologize to him. Eh, karapat-dapat nga naman talaga mag-sorry. Okay? And para sa akin, ito pong swimming pool, operator nito, yung resort, kailangan din mag-apologize o kung kinakailangan merong managot, eh sila yung unang mananagot dahil number one, eh bakit walang lifeguard? Okay, number two, may CCTV pero wala naman palang nagmo-monitor sa CCTV. Dapat yun, kung merong lifeguard doon, habang pinapaikot-ikot pa lang yung si Ralph, eh then the lifeguard could have stopped that. Pwede sinabi, hoy, bawal yan, huwag niyong ginagawa yan. Ang tagal ng pinaikot-ikot yung bata, eh, nasan yung lifeguard? At kung nandun yung lifeguard, bakit hindi niya pinahinto? Okay? At pinabayaan niya na
hanggang sa dumating sa puntong yon. Razel, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Sir Rafi. Nandun ba kayo sa pangyari? Nung mangyari? Wala po. Okay, base po sa kwento ni Ralph sa inyo, ano ba nangyari doon sa swimming pool na yon, madam? Yung una po, Sir Rafi, nagyaya po yung mga kasama niya na lumangoy sila. Okay. 10 feet to 5 feet. Oh. So, opo, marunong po lumangoy yung kapatid ko. So, pagkakita ng lifeguard na marunong lumangoy yung kapatid ko, nakampante yung lifeguard kasi mas marunong pa siyang lumangoy kaysa sa lifeguard. Ho-ho! Okay. Sige po, go ahead. Sorry. Tapos yung, ano, yung ikadalawang laro nila, yun na nga si Rafi, inikot-ikot siya bago inihulog sa pool. Yung lifeguard, hindi man lang pinagbawalan yung ginawa nitong tropa ni Ralph sa kanya. Pangalawang beses na pala yan. Sa unang insidente pa lang, hindi niya inawat. Oy, mga iho, wag yan. Bawal. Ito na talaga. Sinasabihan ko ng mga staff na kung pwede, wag na magmura. Isa, pigilin na lang yung kanilang emosyon. Pero subukan natin kung kaya nilang pigilin. Ito na po ang Team Maragusan ng Maragusan. Cabo de Oro. Direk. Pasok. Kami po ang Team Maragusan. Ang Maragusan, Davao de Oro. The Summer Capital of Davao Region. Nabuo po ang aming grupo dahil sa parehong hangarin ng bawat isa na mairepresenta ang aming lugar sa National TV. Nagpa-practice po kami tuwing gabi dahil kadalasan po sa amin ay may mga trabaho sa umaga at yung iba ay nag-aaral pa. Tinutulungan po kami ng aming LGU, lahat ng Maragusanon at buong Davao Region. Isa sa mga mahihirap naming mga pagsubok ay konti na lang ang oras at araw ng aming preparasyon. Naisipan naming sumali dahil gusto naming maipakita ang aming talento sa pagsasayaw. Pag kami ay palaring manalo, ang gagawin namin sa perang aming napanalunan ay aming hahatiin upang makapagbigay naman kami sa aming mga pamilya. At ang iba ay ibabahagi namin sa taong nangangailangan ng tulong. At lalong-lalo na sa aming isang kasamahan na nawalan ng mahal sa buhay. Karapat-dapat po kaming iboto kasi binubuhos namin lahat sa aming practice at naghahanda kami ng mas maayos. At kapag kami ang inyong binoto, 100% pinapangako namin na ang iba sa aming pera ay itutulong namin sa mga nangangailangan. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo, basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rafi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver, pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi, idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rafi, Lodi malamang. Sinabing Tulfo, matik sa kalam. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay. Sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabagong buhay. Ang dami mong pinabilib, maging ibang lahi sa'yo'y nanonood, nakikinig. Walang mintis, walang patid, mag-asa ang iyong hatid. Dahil sa'yo, kung ba't ang daming proud, maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan. Hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan. Dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat pa ulit-ulit. Dahil sa'yo, pagmamalasakit at laging tandaan no ni Tusay na sana all meron tayong Rafi Tulfo handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rafi Tulfo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rafi Tulfo. Wow. Team Maragusan, Davao de Oro, good morning. Alam nyo, nag-lockjaw ako ng dalawang beses kanina.
Nang dahil sa inyo, nalaman tuloy ng buong mundo na ang ganda pala ng Maragusan. Ang dami ng mga gandang tanawin. Nang dahil sa inyo. Wow. Pag nawala na yung pandemic, ang dami ko pupuntang lugar. Isa ito na sa listahan ko. Fresh on the list. Kayo yung huling nanalo sa weekly. So, meron lang kayong isang linggo or less na para mag-practice. Buti na gawin niyo pa rin ang paraan at nakapalabas kayo ng napakagandang, napakagaling na entry. Paano yung ginawa yun? Dalawang araw lang po yun ang pag-practice namin, Idol Rapids. 2 days lang? Oh, 2 days lang po. Nabuo niyo agad yun? Opo, isang shot lang sa ano, sa yung one big shot lang yung final. Okay. At ang dami kayo mga sinuot ng mga lugar pinuntahan. Pwede ba pakibagit sa amin yung mga lugar na isa-isa kung kaya, mabilisan na? Yung sinayawan namin na waterfalls, Idol, isa yung Miaya Falls dito sa Maragusan. Tapos mga Miaya Falls. Oh, Miaya Falls. Okay. Yung sinayawan namin, bali isang oras 'yon ng paglalakbay. Oh, tagal. Tapos yung isa yung Sea of Clouds. Oh, yung may ulap, yung nasa ulap kayo. Ano yon? Anong lugar yon? Kalamba Sea of Clouds po, Idol. Saan? Ano, sorry? Anong pangalan? Kalamba Sea of Clouds. Dito rin sa Maragusan. Kalamba Sea of Clouds. Okay. Gano'ng katagal yon mula sa siyudad papunta doon sa lugar na yon? 20 minutes lang po. Ah, malapit-lapit lang. Ah, malapit lang. Okay, ano pa yung ibang lugar? Marami akong nakita ng lugar doon, mga ganda. Yung mga waterfalls, yung Tagbibinta, yung sa Pamintaran, Tanghai Falls, at sa Lae Falls. Okay. At sa Aguacan. All right. At sa Bombo. Nakita sa Regal Resort. Okay. Nakita sa video na suportado kayo ng inyong mga kababayan, ng inyong LGU, ng mga kinaukulan dyan. Opo, Idol. Okay. Sige, banggitin mo na yung mga supporters ninyo, yung LGU nyo dyan, si Mayor, kung sino pa, si Governor, kung sino mang mga sumuporta sa inyo. Ito na yung pagkakataon, pasalamatan nyo at banggitin nyo. Go ahead po. Okay po, Idol. Maraming salamat Gov Tyrone Oy, Vice Governor Maricar Zamora, Congressman Way Correct Zamora, all province official, Mayor Ate Maris Colina Vindiola, Vice Mayor Cesar C. Colina, all SB members, LGU Maragusan, Barangay Captain Janjan Colina, Barangay Kagawad, Kuya Noli Tangguyok, G5 Agri-Fed Supply, G5 Feed Shop Supply, Bob and Destro, Emanem Miami Vice, Lot Sinubga, Ricky Galebot, Mars Agri-Fed Supply, J29 Paint House, Garciano Family, Aguacan Resort, San Maro Bamboo Resort, Police Captain Lord Harold P. Catabona, Acting Chief of Police Maragusan, and to all the police in Maragusan, BSP Maragusan, Doristan Pelco Maragusan, Tinalak, Magro, MPC, Kalamba Farm, Sub Food, Samantha Tubo, Sam's Cake, Aiko Blom, Ate Daisy Boutique, EF Corner Pick, Maragusan Teachers, Lollipop, Ate Limki Libaton, OSW, Maragusan Frontliners, Mamik, Maabunda Tabay, DJ Friends, Blooming Trade, our videographer, Ivy Grace Gasiano, Joyce Termes, all fraternities in Maragusan, Maragusan YouTuber, Maragusan Ride, Singles for Christ, Youth for Christ, Marship Hub, Big Saint, Boy Static, AMC Static Crew, all Maragusan, Davao de Oro, and to all Mindanao. Baka meron pa, baka meron ka pa nakalimutan. Joyce Abad, sa aming videographer idol. Kompleto na yon. Sure ka? Okay po. Salamat po ng taga-Davao region. Maraming salamat po. Lahat ng binanggit nyo, boto yun. Oh, siyempre, times yun, yung mga members nila, mga kasapi nila. So, sa tingin nyo ba, makukuha nyo yung buong Davao de Oro o baka meron pang ibang lugar, boboto nyo? Okay. Well, manawagan naman kayo sa lahat. Hindi lang sa inyong mga kababayan, sa lahat sa buong mundo na Pilipino na pwede bumoto. Sige, manawagan kayo. Go ahead. Si Moises. Nanawagan po kami sa lahat ng mga OFW, sa lahat po ng mga taga-Pilipinas or sa mga Luzon, Visayas, Mindanao. Nawagan po kami na yung boto ngayong darating na Lunes po, 10:30 a.m. sa 1 p.m. Thank you po. Ayun. Ang dami yung supporters. Kasi nung last time, 1,000 yung boto nila. Sa palagay nyo ba, sa Lunes, baka natutulog yung mga supporters nyo, kaya naman bago mag-isip. Huwag naman sana, Idol. Huwag naman sana po. Okay. Ito na yung final question. So, kung kayo ang manalo, anong gagawin nyo sa panalo ninyo?
siyempre po, yung ginagawa namin yung charity Rocky Idol. Tapos yung kasama namin na namatayan po ng ama, itutulong po din namin. At magpag-hati-hatian po namin. Diba? Oo, oh, ang bait nyo naman. So meron kayong member na yumao yung kanyang ama? Opo, meron po. Ito po si, ano, si Jerwell. Ano nangyari sa... Kailan lang to? Hello, Jerwin. Nung Bernice lang po, Idol Rapi. Ano nangyari? May sakit po siya sa diabetes. Ah. Ako, may sakit din siya na mild stroke. Oh, sige, ganito lang gagawin ko. Magbibigay ako ng pera sa'yo, personal, para sa'yo, para sa papa mo. Okay? Magpapadala ko ng pera para sa'yo. Walang kinalaman yun sa premyo, okay? Personal ko money, tulong ko sa family mo, okay? Okay. Now, Team Maragusan, ng Maragusan Davao de Oro. Yan po, napanood yung mga netizen. Buti na lang at hindi ako hurado dito, hindi ako judge. Dahil kung hindi, naku, sasakit ang ulo ko. Bahala naman makita ang ulo nyo. Kayo naman yan dyan. So magkalamanan sa Lunes. Good luck! Good luck, Team Maragusan, Davao de Oro. Good luck. Good luck. Okay. Now, Chang Margs. Paano ba ito sa Lunes, Chang Margs? Yes, Idol. Magbabakbakan na talaga ang limang grupo sa Grand Finals pagdating ng Lunes. Ito po ulit sila. From Plaridel, Bulacan, ang Ace Team. From Mambusao, Capiz, the Indak Busao. Mula naman sa Cebu City, Naga Dance Unity. Ayan. Mula Ormoc, Leyte, Astro Phil Family. At last but definitely not the least, Team Maragusan from Davao de Oro. Sa Lunes na magkakaalaman kung sino sa kanila ang tatanghaling Grand Champion na mag-uwi ng kalahating milyong piso. Pero kahit ang second, third, fourth, pati na rin ang fifth placer, hindi uuwing luhaan. May 100,000 pesos to 300,000 pesos pa rin silang premyo. At may special prizes pa na tig 100,000 pesos din ang mapapanalunan, ha, kasama na ang best in costume at best in editing pati na sound. Kaya hakutin ang inyong mga taga-suporta at magkita-kita tayo sa Lunes, mga kapatid. Back to you dyan sa studio, Idol. Salamat, Chang Margs. At sa ating unang kaso, ito na. Of course, sa pagbabalik ng action. Idol, yung action. Hindi po kasi sabi po ng lifeguard sa Rafi, akala niya po gumagawa lang po ng video yung mga bata, kaya hindi niya po ito pinansin. Pinabayaan lang niya. Okay. Bakit yun po nasabi na mas marunong pang lumangoy si Ralph kaysa doon sa lifeguard? Kasi po ano, Sir Rafi, nakausap po namin yung lifeguard kagabi. Aha. Ano sabi niya? Sabi niya na magpasalamat kami sa Diyos kasi binigyan pa si Ralph ng ikadalawang buhay. Okay. Tapos siya po yung nagligtas kay Ralph. Sino po nagligtas kay Ralph? Yung lifeguard? Yung lifeguard po. Opo. Eh, marunong palang lumangoy kung naligtas niya. In fairness, kung naligtas niya si Ralph. Opo. Eh, pero bakit tapos nasabi... siya po yung nag-CPR. Okay, so in fairness po dun sa lifeguard, A, marunong siya maglumangoy kasi nasagip niya si Ralph. And then opo. B, ginawa niya yung tama, which is yung CPR, ibig sabihin, nagamit niya kanyang training. Opo. Ang mali lang siguro ng lifeguard dito ay nakaligtaan niya pagbawalan yung mga bata na yung bang pinaikot-ikot, yung mga kasama nila sa kaihagi sa swimming pool. Kahit nasabihin natin, yun ay nagbibidyo-bidyo lamang, eh dapat pinagbabawal niya yun. Yung ganong klaseng sistema. Kakausapin po daw kayo ng kapatid ko. Sige, sige. Ralph! Hello po, sir. Ganito po kasi yung nangyari. Una-una po, nagkayayaan kaming lima na maligo, paunahan ng langoy, tapos pabalik. Yung okay. Una, okay naman kasi marunong naman akong lumangoy. Okay. Tapos yung pangalawa na nga andun, na tripan ako, na ganito, gawin natin yung ganyan. Siyempre ako, kaibigan ko sila, simula pa bata,
nagtiwala naman ako sa kanila, kaya yun, inipot nila ako. Okay. Sa 19 na basis po. Ay, 16 lang pala. So, hilong-hilo ka na noon, nung pagdating ng pang-16 at saka sa tinulak ka nila sa swimming pool? Hindi ko po namalay na tinulak na ako kasi nahihilo na talaga ako. Yung nakita sa video, pangalawang beses na yan o unang beses? Unang attempt po namin yan naman. Ikaw lang bang ginawa ng ganon? Ako yung una, kami sana lahat, pero ako yung nauna na natripan. Nung hindi mo na malayan na ikaw pala ay hinagis na sa swimming pool, tinula, ano yung mga sumunod na pangyayari base sa iyong naalala nung habang nasa tubig ka na, nasa swimming pool ka na? Ang naalala ko po ay gumusto ko po na makapunta sa itaas ng tubig nang makaingaw, ngunit yung paikot po ng tubig ay papunta na po sa baba. Di ko na naano yung sarili ko. Na walang kata ng malay, ano? Tama? Opo, pero may isang chance pa po na nakaangat pa po yung ulo ko at nakahigop pa po ko ng hangin pababa na siyang dahilan ng paghinga-hinga ko dun. Kaya, ang kalipas ng ilang minuto, di ko na alam ano ang nangyari. Doon ka na nawala ng ulirat. Now, sino yung unang sumagip sa iyo pumunta swimming pool para isagiping ka? Alam ba nung mga kasama mo, yung tropa mo, na nalulunod ka na? Hindi. Nakita ko nga sa video, pinagtatawanan lang nila ako kasi sabi nila baka lang daw yung judyok ako. Oh, okay. So hindi nila alam na seryoso na parang sitwasyon doon, life and death situation na yon. So, sino yung lumundag sa swimming pool at sumagip sa iyo? Unang lumundag po yung kaibigan ko na, unang kaibigan ko, tapos nakita ko sa video, parang tiningnan lang ako. Okay. Tumingin lang, and then, merong dalawang lalaki doon sumagip sa'yo. Isa ba doon ang lifeguard? Opo. Lifeguard bang unang sumagip sa'yo? Opo, siya po yung una po talaga. Kasi yan, nagdadalawang isip na sumagip yung kaibigan ko sa akin kasi para daw ako ng... Nag-jujok? Para lang daw ako nag-jujok. Natin, mga kapatid po ng Imao, si Christine Serra at Karen Lena. Nasa linya na ba siyang telepono? Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Christine at Ma'am Karen. Bago ang lahat, kami po ay taus-puso na ikiramay sa inyo. Ma'am, pwedeng pakipaliwanag sa amin yung nangyari sa video, yung napanood po namin kanina? Kaya po kami kumaka-idol ng video kasi po yung nung nakikiusap po kami na maayos kay sa doktora saka sa mga nurse na wala pa po kaming pera na pambayad doon sa bill na kulang 18,000. Okay. Ayaw po nilang pumayag, nagagalit po sila sa amin, hinisigaw-sigawan po nila kami doon. Okay. Tapos po, tawag dito lang, sabi, ang hanapin daw namin pera, wag daw kami mag-inerte doon na mag-drama. Okay. So, ganda-ganda po ng pakiusap namin sa kanila, idol, pero tawag dito, kung makapag-salita sila sa amin, palahat po pasigaw. Tapos po, sinasabihin pa sa amin ng mga tituladong tao raw sila. Okay. Sino po yung mga nagsalita ng ganun sa inyo, ma'am? Lalo na yung isa nagsabi, titulado sila. Kumbaga parang... Mga nurse, yung mga nurse po din, idol, hindi po lang namin kasi naka-face mask po, naka-face shield. Okay. Pati name po hindi po namin ma-recognize yung name, hindi po namin po yung name nila. So ang pinaka-problema dito, ma'am, is kulang kayo sa pambayad sa ospital doon sa inyong relative. At sinisingil po kayo. Ma'am. Ma'am Christine? Okay, walang audio. Ma'am? Okay, hindi ko marinig. Wala tayong maintindihan. Okay, so anong pinaka-problema dito ngayon, ma'am? Paano kami makatulong sa inyo? Paano namin kayo mapag-ayos ng ospital? Hello po. Okay, ma'am. Kasi ang balita po... Hello po, idol. Wait po. Napakahina po kasi ng ano, dating ng ano, ng... ma'am, wag niyo po ilagay sa tenga niyo. Siguro po yung
Huwag niyo po siguro speakerphone, ano? Ayan po. Yan. Yan, yan po. Medyo clear. Opo. Okay. Kasi balita po namin, na-release na rin po yung bangkay ng inyong pong kamag-anak. Opo, idol. Okay. Kung hindi pa po kami, idol, nag-live na sinabi namin na ipapatul po namin si Ka, hindi pa po kami kakausapin. Hindi po yung promissory po na hinihingi namin, ayaw nilang i-accept. Okay. Dapat in-accept yun. Ayaw nila accept, nagmamatigas po sila. Opo, opo, idol. Napakarami pong ganyan na insidente na nagmimay. Kung gusto ko raw po, iuwi ko yung bangkay, iwan ko daw po to doon. Oh, teka muna, gagawin collateral yung... Opo. Opo, opo. Kapatid? Opo. Sino nagsabi noon? Si Doktora Lumang po. Doktora? Rebecca Lumang. Grabe naman, walang konsiderasyon at may masakit yung salita niya. So, totoo kung gustong kunin yung bangkay, magpaiwan yung isang kamag-anak. Opo, totoo po. Kaya po kami nag-live, ayaw po namin mabaliktad ganyan, idol. Okay. Kasi ang ganda ng pag-uusap nila namin sa kanila, pero napakagarapal nila sa amin. Hindi lang po kami ang dinanito nila, idol. Napakarami pong gustong magreklamo, kaso po, takot sila dahil napakalaking tao at may impluensyang tao ng mga lumang dyan sa Gimba, Nueva Ecija. Kaya marami pong natuwa at naglakas daw ako na loob magtawag dito, magreklamo at matulungan nyo kami, idol. Idol, alam namin kayo lang may pinakamabilis na gumawa ng action, kaya talagang nanawagan po kami sa inyo yung araw na yun. Opo, naiintindihan ko naman kung bakit kayo galit na galit, nanggagalit at nagwawala doon sa live. Naiintindihan ko na po, naiintindihan namin. At siguro kung kami ang nasa katayuan nyo, we could have done the same thing. Hindi namin kayo sinisisi. Okay. Now, napilitan po sila dahil sa pag-live nyo, napilitan sila i-release na rin yung mga labi ng inyong kamag-anak. Okay. Ganito pa po. Nang wala ng kondisyones. Tumawag pa po sila ng police. Sinabi ko, nagwawala ako. Hindi po ako nagwawala doon. Yung emosyon ko lang po. Dahil kawawa po yung bantay namin doon. Nakabuyal niya. Nakabilat pa yung mata. Pinabayaan nila ito. Ano pong ginawa ng mga police? Kayo po inaresto? Hindi po. Akin usap po ako na tawag dito na patayin ko yung live. Pero napaliwanagan ko naman po sila yung side namin. Bakit kami nagla-live? Kaya po, ayun. Okay. Tapos, namagitan po sila sa pag-uusap namin ni Doktora tungkol po sa promissory note saka yung down po namin na 3,000 idol. At least napilitan po sila. Now, na-release na po yung bangkay at nabigyan ho kayo ng death certificate. Idol, ganito pa po yun. Akala po okay na namin nung andun na yung police dahil po nag-usap po kami sa office ni Doktora Lumang. Opo. Kasama po yung mga police. Opo. Tatanggapin po nila yung 3,000, tapos po yung promissory note namin, nababayaran po namin. Pagkatapos ng 1,000 yung balance namin, 14,867. Opo. Ngayon po, ito pong si Karen po ang pamirma po doon, nag-iwan po siya ng ID. Kahit nga po yung license po ng asawa ni Karen, hinohold po nila. Okay. Umalma lang po kami, alright. Drivers. So ma'am, na-release na po yung bangkay at death certificate, kapalit po noon yung mga ID para mabawasan, mabayar yung balanse. Huwag niyo po problema yung balanse, ma'am. Sagutin ko na lang po, 14,000. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon po mismo, magpapadala po ako ng 14,000 sa inyo. Okay, ma'am? Salamat po. Idol, ganito pa po yung ID ng pinsan ko. Tapos po ganito po yung idol. Ma'am. Akala po ka namin okay na. Tinatawag po. Ma'am. Okay. So, sorry, ma'am. Okay. So, ano pa po yung kulang? Ano pa po pwede namin maitulong bukod po sa 14,000? Idol, alam ko po kayo lang mga... Yung death certificate po kasi, 3 kopya po yun, actually. Ang napirmahan niya pa lang po yung 2. Tapos yung isa blanco pa po. Ngayon po, sinatawag niya po ako, sabi niya, dilipin ko raw yung video. Hindi niya raw ibibigay yung death certificate kung hindi ko i-delete yung video, sabi po niya. Hindi pwede. Hindi po, yun nga po. Okay. Hindi, well, sabi tawag po na tayo kay Atty. Gary Tungol. Or kay Atty. Sam. Atty. Sam. Okay, so sabi niya, pag hindi i-delete yung video, hindi ibibigay yung? Yung ano po, yung death certificate tapos tapos ang sabi pa po sa amin, sige, makikita nyo. Kahit saan daw po kami magsumbong, idol, hindi raw po kami papansinin. Kasi may influence yung tao pala sila, idol. Okay.
Ma'am, salamat po sa paglapit sa amin. Gagawin po natin ng paraan na kayo po'y makakuha ng tamang hustisya at yung mga kailangan niyo po masusunod. Tulad nung pagpirma sa death certificate dahil dalawa lang pinirmahan. Ito na po, kakausapin na natin si Dr. Rosendo Saulog, Attention Complaints and Action Unit ng DOH. Doc, magandang umaga po, Doc. Nandiyan si Dr. Rosendo? Doktora Rebecca. Okay. Kayo po ay si Dr. Rosendo? Doktor. Doktora Rebecca. Doktor Rosendo Saulog. Doktor Rosendo Saulog. Okay, ng DOH. Okay, Doc, kailangan po namin ng inyong intervention, tulong dito. Kasi Doc, nagdo-double-double yung sound. Hello, Doc. Okay. Si Dr. Rebecca nandyan. Baka pwedeng tawag ulit natin si Dr. Rosendo. Sino ba talaga ang nandyan available? Madali ito eh. Kayang-kaya natin ito eh. Nakapikit kaya natin ito eh. Kung tutusin. Kasi magbabayad naman na tayo. So, dapat hindi na problema yon. Doktora Rebecca Lumang. Papo, Sir Idol Happy, nanonood pa ako. Dr. Saulog to. Si Dr. Saulog po. Dr. Saulog. Kayo po si Dr. Rosendo? Dr. Saulog. Doc, nagdo-doble-doble. Nag-echo. Pwede pakipatay muna yung inyo pong, Doc? Inyong monitor? Dapat sinasabihan nyo bago sa interview. Doc? Sige po. Pakipatay po yung monitor nyo, Doc. Sige po. Okay, sige. Okay. Doc, kailangan po namin ng inyong tulong. Kayo po yung si Dr. Rosendo Saulog. Ano po, Doc? Saulog. Saulog, sorry po. Okay, Dr. Saulog. Sige po. Okay. Doc, kailangan po namin ng inyong tulong para maobliga po itong ospital na pirmahan. Anong pangalan ng ospital ulit, guys? Itong Gimba General Hospital sa Nueva Ecija para mapirmahan po yung death certificate. Ako na po magbabayad dun sa balanse. Ang nangyari kasi, ayaw na pirmahan yung pangatlong kopya. Kaya sa tulong po ninyo, obligahin po natin itong ospital na pumirma. Kaya niyo bang gawin yon, Doc, Sir? Sir, sige po. Sige po, Idol RP. Tatawagan po namin ang hospital. Mag-coordinating kami sa regional office mo ng DOH. Ayun. At kasama na po siguro, Doc, paimbestigahan niyo itong reklamo. Hindi lang daw po ito first time. Marami na pong reklamo in the past na suplado raw po ang mga staff dito. Medyo pabalagbag magsalita at palaging pinagmamalaki yung kanilang katayuan na sila'y kesyo, mga edukado, etc. Naintindihan po natin na yung mga doktor ngayong panahon ng COVID, stress sila, pagod sila, ilan sa kanila, nagkakasakit din. Pero dapat timbangin din nila yung feeling din ng mga kamag-anak na namatayan. Dapat intindihin din nila yon. Correct po. Di ba, Doc? So, kumbaga, dapat nagkakaintindihan both sides. So, Doc, pakiimbestigan niyo po yung sumbong na marami na rong reklamo laban sa ospital na ito na sila po yung mga suplado. Okay. At saka yung sa pirma, Doc, ha? Okay, Doc? Opo. Sige. Sige po. Salamat po, Doc, ha? Dr. Rosendo, mabuhay po kayo, Doc. God bless po. Oh, God bless din po, Sir Idol. Thank you po, Doc. Ito yung ni Gary Tungol ng AXIIS. Yes, sir. Yes. Okay. Now, just in case, nakita mo naman yung video, baka mabalikan itong complaint natin ng cyber libel. Meron bang cyber libel dito? Wala po, Sir Rafi Nodleco. She recorded a video. Hindi naman para manira ng... let's start first by defining cyber libel, Sir Rafi. In every case of cyber libel, kasi ang crucial dito is yung intent is to defame yung isang tao or siraan yung kanyang magandang pangalan. Dito, Sir, hindi naman. She caught the video para lang ipakita sa mga tao kung ano yung maling nangyayari. In short, she had a good and justifiable motive, which is a defense po in libel. So dito, mahihirapan po yung hospital to file that case against her. Okay, good. Clear na tayo dyan. Now, itong hospital, nagmamatigas, ayaw i-release yung death certificate just in case. Pero mukhang tutulong sa atin yung DOH at makatulong sa atin yung DOH para maobliga sila mag-release. Kung halimbawa nagmatigas pa rin sila, ayaw i-release yung death certificate, pwede ba natin kasuhan yung hospital? Yung reason kung bakit... Sorry, not really, sorry.
pirma kasi tatlong death certificate yan, tatlong kopya. Yung dalawa pinirma, yung pangatlo ayaw pirmahan. Yes, sir. Yun rin po yung hindi ko makuha sa case na to, yung bakit hindi nila pirmahan. It's their ministerial duty to do so, sir. Kung hindi nila pirmahan to, I would think you can make an argument na malalaglag to sa falsification. Although that case will be a bit hard to pursue, I would still argue na merong falsification dito dahil bakit ayaw nilang i-certify, sir, yung death certificate. So kailangan po nating i-explore yung avenue na yun. Maybe we can file falsification of public documents. Oh, yung hindi pagpirma, pwedeng falsification pala yun. Yes, sir. Kasi ang sa akin, ginagawa nila to, parang ang effect nito is they're stating that hindi totoo yung nakasulat doon sa death certificate. So doon sa pagpinila sign sa isa, Sir Rafi, I would say na parang sinasabi lang, hindi totoo yung dalawang other things that they sign. Oh, I didn't know that. Pwede pala yun. Okay, very good. At least covered natin all bases dito kung sakali man dumating sa worst case scenario. Okay, salamat Attorney Gary Tung ng RCS no Party List. Okay. Ma'am Christine at Ma'am Karen. All right. Narinig niyo naman po yung DOH makipagtulungan at paimbestigahan na rin sila. Para mapirma na po yung yung pangatlong copy ng death certificate. Yung 14,000 po ipapadala ko na po ngayon at magdadagdag pa po ako para tulong na rin po sa inyo, sa family nyo, okay? Salamat po, Idol. Apo, Idol. Ma'am. Ma'am. Okay. Ma'am? Pasasalamat nila sa inyo. Okay. Sige po. Yung 14,000, magpapadala po ako ng 20,000 po, dagdag. Okay? Bilang tulong ko po sa family nyo. At nakikiramay po ulit kami. Okay. Sige po. Magandang umaga po. Wala na tayong audio. Good morning po sa inyo at nagkikiramay kami ulit. Okay. Salamat po, Idol. Opo, mga ma'am. MJ, anong sabi ng netizens? Idol Rafi, eto sabi ng mga keyboard warrior natin. Sabi nga nila si Ru Fernandez, Doktora Lumang, wala ka bang relatives, ha? Bakit ganun ka kung makapang-ape ng tao? Nawawalan po sila ng mahal sa buhay, nasasaktan, dinadagdagan mo pa yung kalbaryo nila, Dok. Eto naman, may keyboard warrior tayo, Idol Rafi, mula Japan. Sabi niya, dito po sa Japan, pag wala kang pambayad, papapirmahin ka ng papel para hulugan yung babayaran. Ayon. Sa kaya mong bayaran. And just to close this, Idol Rafi, si Leticia Katkatan, sabi niya, nako, ang pera, nahahanap pa po yan. Ang buhay, pagka nawala, hindi na po maibabalik. Sasabihin niyo po, edukado kayong tao, wala kayong respeto, daig pa kayo ng di-edukado. Yan yung sabi lang ng ilan sa keyboard warriors natin, Idol Rafi, and the list goes on. But anyway, Idol, back to you po, dyan sa studio. Salamat, MJ Marpore. Ngayon, bigyan na ng ayuda sa pagbabalik ng Idol Aim. Huwag kang bibitaw, nais ko ay pagsaluhan natin ang sayaw. Baile, 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 baile. Kaya'y malayo, wala ibang kasal. Pero ang tanong ko, bakit hindi kayo pinagbawala ng lifeguard? Kasi kampante naman po siya. Kuya Rafi, yung una kaming nakita na nanliligo. Okay, kampante yung lifeguard. Nasabi kanina ng ate mo na mas marunong ka pang lumaway kaysa lifeguard. Opo. Tapos ngayon, Kuya Rafi, mga 2 to 3 minutes na ata, tumayo na po yung lifeguard. Sabi niya, uy, parang mali na to. Tapos sabi ng isa kong kaibigan na, sabi ng lifeguard sa akin na, huwag kang maniwala dyan, mataas yung hininga niyan. Ay, so yun, ang lifeguard naman, parang nakampante ulit. Tapos, makalipas ang isang minuto, sabi niya, parang mali na to, hindi na to maayos. Kaya yun, dinive niya ako at unang dive niya po sa akin, hindi niya po ako nakita sa pangatlo na po. Ah, so ibig sabihin, nasagip ka na sa ilalim ka na ng swimming pool? Opo. Lubog wala ka na? Wala na po ako ng line, opo. Okay, saka pa lang siya dumive. Pero yung habang ikaw ay nagkakaway-kaway, pumapalag-palag, yung lifeguard nakatayo lang? Opo. At pinagbawala ng mga tropa mo na huwag pansinin kasi baka nag-inarte ka lang. Kaya pinabayaan nga niya na ikaw okay, ay pero, nagkakaway-kaway. Opo. Pero sinagip niya naman yung buhay ko. Napapasalamat rin ako sa kanya. Okay. Sige. Kahit papaano, sinagip niya yung buhay mo. Pero opo, hindi dapat nangyari yon kung naging maagap siya kung ginamit niya kanyang training. Diba? Opo. Kung in-apply niya kanyang training na A,
bawal yung mga bata naglalaro sa swimming pool tulad niyan. And then B, pag may nakita siyang kumakaway-kaway, eh dapat agad-agad lumundag siya. Hindi pwedeng ituring niya na yan ay biro lamang at hindi siya nakikinig sa tropa na wag mong tulungan yung guard kasi nagbibiro lang yan. So mas naniniwala siya sa mga bata kaysa sa sarili niya, sa desisyon niya, diskarte niya. Kausapin ko si Kagawad Evangeline Alejo. Yes po, sir. Okay, kasama mo raw yung mga tropa ni Ralph ngayon? Oo po, sir. Andito sila ngayon. Okay, pwede ba makausap yung isa sa kanila? Sino man pinakamatanda dyan? Ito po, sir. Richard po. Richard. 16 years old. 16 years old. Opo. Richard, bakit ninyo ginawa ito kay Ralph? Hindi po namin siya pinagtripan. Okay, so napag-desisyonan nyo lang na maglaro kayo ng ganito? Opo. O, parang biro-biroan. Helicopter challenge po kasi yon. Dati nyo na bang nagawa to? Opo. At wala nangyari dun sa unang ginawa nyo? Opo. Sa mismong araw na yun, ginawa nyo to o before this incident? Ibang araw? Ibang araw po. At walang nangyari? Walang nalunod? Opo. Nung nakita nyo itong si Ralph ay kumakaway-kaway na at hirap nang lumangoy, eh sinabihan yung lifeguard daw na huwag pansinin kasi nag-inarte lang yan at meron pang hininga yan. Totoo ba? Hindi po. Eh yun yung sinabi ni Ralph. Yun yung nakarating sa kanyang balita. Anong feeling nyo na ito nga, si tropa nyo si Ralph, eh muntik na mamatay dahil sa sinasabi nyong helicopter challenge? Anong naramdaman nyo ngayon? Sobrang lungkot po. Kung sobrang lungkot kayo, nung nasa ospital pa si Ralph, dinalaw nyo, kayo ba ay nag-sorry sa kanya? Opo, kami pa nga bumantay eh. Okay. Round 1 na tayo ng bigay ng tulong atin sa atin ng I Am Amazing Immunergy. Para sa immunity at energy, isang kapsula ang kailangan. Meron ng vitamin C, D3, and of course, zinc and moringa. Mag-I Am Amazing Immunergy. Bahanda sa bawat hamon, idol sa aksyon. Mabibili sa I Am Worldwide website, branches, business centers, at legit distributors nationwide. Cecil ng Romblon, magandang umaga po, Ma'am Cecil. Magandang umaga din po, therapy. Okay. Magkano na ba yung... 10,000 ulit. Okay, hanapin niyo po yung 10,000, mama, kung kaya niyo hanapin. Of course, yung isa dyan, ang tama, yung dalawa, kabalastugan. Lilituin na namin kayo. Pero kung kayo po'y nalilito, nandiyan naman yung manetesis na tulungan kayo. Again, let me remind you, yung manetesis kuminsan tama, kuminsan mali. Yung karamihan sa kanila. Okay? Now, bago ang lahat. Uy, ganda ng bag. Ganda, di ba, idol? Ganda. Bagong design na naman po yan, mga kapatid. Ganda. Galing po sa Idol Shopping Network. Bagong design na naman po yan. Okay. Ang ganda, no? Oo. Okay. Yan po ay may halaga lamang po na 599 pesos. Oo. Sa women's apparel po, sa inyong mga browser po na mga gadget po ninyo, bisitahin niyo po ngayon. Now na ha, idolshoppingnetwork.com at wow, mag-add to cart na po kayo. Aba. Okay. So, at na mamaya, mapaalala ko lamang po, meron po tayong live selling ang idolshoppingnetwork.com alas 7 po ng gabi. Okay? So, bisitahin niyo po ang idolshoppingnetwork.com para makita niyo po ang live selling ni Aki, ni okay. Ano, ni Yuki, and ni Yasi. Okay. Now, Ma'am Cecil, pakinggan niyo mabuti, Ma'am Cecil, ha? Ito po. Napapanahon po ito. Okay. Importante ito para sa inyong kaalaman. Sino ang unang nag-imbento ng surgical face mask? Yung mga sinusuot natin nga lahat ngayon sa buong mundo. Surgical face mask. Sino pong inventor? Number one! Number one, Idol Rafi, mga kapatid! Ang pinakaunang inventor po ng surgical face mask ay si Wu Lien-te na isang Chinese-Malaysian epidemiologist. Taong 1910 po nang una niyang madiskubre ang paggawa ng surgical face mask sa kasagsagan ng isang pneumonic plague. At ito po, mga kapatid, ay gawa po sa tela at gasa. Okay. Yan, mama. Narinig niyo po, mama. Okay. Number two. Ang pinakaunang naka-imbento po ng face mask, surgical face mask, ay si Frank Duke III. Frank Duke
The third? Opo. Okay. Hindi pa po malaman kung taga saan siya or kung ano po ang kanyang nationality. Frank Duke the third. Okay. Sinesearch pa niya. Sinesearching pa. Opo. Okay. Marami pong problema itong si Frank Duke the third. Maraming kinakaharap na problema. Opo. Oh. Pero sa kabila ng mga problemang yon ay naka-invento po siya ng face mask. Oh. Mamahaling face mask pa po. Mamahalin? Opo, Idol. Ang presyo po nito ay abot langit. Oy! Abot langit na face mask? Yes, si Idol. Si Frank Duke the third. Opo. Oh. Eh, ano nangyari? Ba't hindi na natin mabili yun? Kalaunan po kasi nung nag-mass produce na po, bumaba na po ang presyo. So yung unang invento niya, mahal talaga, abot langit ang presyo. Opo, Idol. Nga naman kasi, syempre, in-invento mo yan, may mga materials, pinag-isipan mo yan, dami kang dinaan ng proseso, kaya sobrang mahal. Over-over ang price Idol. Noon. Isang face mask po, million po ang halaga. Grabe! Grabe naman yun! Million! Take ka naman po! Oh, Duke the third! Okay? Oh, hindi pa alam nationality kung taga saan siya. Wala pa po eh. Wala pa. Baka planeta yan. Sige, number three. Ang nag-invento ng surgical face mask ay si Juan Makumaru na nagmula sa bansang... Laksa mo ulit. Ulit. Ang nag-invento ng surgical face mask ay si Juan Makumaru na nagmula sa bansang China. Naisip niyang gumawa ng face mask dahil sa kanyang malaking labi at ilong. Oh, para magtakpan yung labi at ilong. Yes, oh, Idol. Yun talaga yung dahilan kung bakit na-invento ang face mask para takpan ng mga tinatago natin sa muka. Ah, oo nga naman. Kasi pag naka-face mask ka na, hindi na makikita yung mga deformities sa mukha mo. Oo nga naman. Ano? Pwede rin. Okay, so ma'am, alin ang tama, ma'am? Si number one? Ang pangalan nun? Laksa mo. Si Wu Liente. Wu Liente. Si number two? Frank Duke the Third. Frank Duke the Third. Hindi alam kung saan planeta galing yan. At number three? Juan Makumaru. Wuhan. Makumaru. Okay, ma'am. Alin ba, ma'am? 1, 2, 3. Number one po, sir. Number one. Opo. Netizen, power, tulog, netizen. Sabi po ni Margaret, 1. Zyron, 1. Kuyater's Vlog, 1. Venim, 1. Norma, 3. Vincent, 3. Corsino, 1. Ponciano Marukot, 2. 2, oh, okay, 2. Ano ba sa tingin ko? Si Moriel Ashiba, 2. Emalinda, 2. Mavilin, 1. Terry, 1. Salome, 1. Jugilin, 1. Eden, 3. Zyron, 1. Eliza Pak, 1. Okay. So, 11 sa 1. Kay Frank Duke the Third, 2. At kay Wuhan Makamura, 3. Makamura. Dapat magsama to si Frank Duke at saka si Wuhan Makamura para makamura tayo. O nga naman, ano? Wuhan. Okay, ma'am. Alin dyan? Meron din bumoto kay Frank Duke, ha? Take note. May bumoto kay Frank Duke. Tayong sino. Frank Duke the Third. Number one po, sir, ate. Number one. Ayaw mo sa number two. Ha? Kilala mo si Frank Duke? Ha? Duke. May nakakilala ata. May nakakilala kay Frank Duke? Si Maria Teresa. Oh, wag. Frank Duke. Oh, siya nga. Ayaw mo kay Frank Duke, mama. Sure ka na. Sure na po kasi yan po ang... Naririnig ko po sa balita yung si... Ano narinig sa balita? Sino? Si? Yan po yung usap-usapan dito. Naririnig ko po. Sino? Sino yung usap-usapan? Yung taga-China na si... Ano? Sino? Si Frank Duke? Hindi. Yung number one po. Ah, narinig ko si number one. Usap-usapan. Opo. Wu Liente. Opo. Okay. Si Wuhan, hindi mo na ba, hindi mo narinig? Wuhan. Diyan kasi nagsimula yung ano eh. Virus. COVID. Pandemic. Okay. So anyway, sige na. Sure ka ma'am, pag kinuha mo, ilan ba si Frank Duke? Magkano bang nakalagay kay Frank Duke? Frank Duke. Oh, eh tama, mass production na. Tama nga. Okay, sige, ready. Get set. Ma'am, ready ka na. Buksan na. 1, 2, 3. Go on, go on. Leave me breath. Congratulations, ma'am! Tama ka. Ngayon, Sherry, pakibasa.
Ito na nga po, Idol Rafi and mga kapatid. Ito po ay si Wu Liente na isang Chinese-Malaysian epidemiologist. Siya po ay inappoint ng Chinese government na imbestigahan ng malalang outbreak na Manchurian plague na ikinasawi po ng humigit 60,000 katao sa northeastern China noon po yung December 19, 1910 at natapos ng April 1911. Nung kasagsagan po ng pandemya ay inatasan niya ang mga tao na gumamit ng bago niyang inventong face mask na gawa po sa tela at gasa. At ito po ay may tali sa likod ng tenga at ito nga po ay tinawag na Wu mask. Malaki po ang naging kontribusyon ni Wu maliban po sa face mask dahil din po sa kanyang great leadership, pag-restrict ng travel sa kanilang lugar at pagsasaayos ng quarantine stations, ospital at sterilization techniques. Sa loob po ng 4 na buwan ay natigil po ang pagkalat ng virus at namatay po si Wu sa edad na 80. Okay. Si Frank Duk, buhay pa yun. Sure na, sure na. Tunod naman, buhay pa si Frank Duk. Pero hindi alam na nasaan. Ha? Hindi na alam na nasaan. Pwede sa Pluto, sa Mars. Huwag ka lang bumaba, diyan ka na lang. Okay. Salamat, ma'am. Congratulations. Thank you po, Sir Apitol po. Thank you po. Mga bumubuo po ng tapin nyo. Thank you po. Thank you po. At thank you po sa mga netizen. Ha? Yun sa number, bumoto sa number 2. Thank you for being a good sport. Nagkikisama siya sila. Alam ko naman na alam nila yun. Merte Accomplishment Report. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Rafi, at sa bumubuo ng Rafi Tool po in Action. Natanggap ko na po ang aking ayuda na napalanunan sa inyong programa. Ang perang aking pong natanggap ay ipapamili namin ng grocery at bigas, habang ang iba po, ang natira po ay pang-maintenance po ng nanay po at pambayad ng bills. Muli, maraming salamat po, Idol Rafi, at sa Amazing Immunity, ang vitamins na nagpapalakas ng immunity at energy. God bless po. Maraming salamat po, Idol Rafi, Torto. Ito na po, nakuha ko na at may papadala na sa nanay ko. Salamat sa Amazing Immune Energy and vitamins na nagpapalakas ng immunity at energy. San Pablo, Laguna and Cabuyao, Laguna, sumasaludo po kami sa inyo at magbabalik pa po ang Idol In. Sa kabilang linya, yung mga kaibigan mo, nasabi mo sa aming research, ang gusto mo lang is mag-sorry sila sa'yo, tama? Ano bang gusto mangyari ngayon? Ralph, ano bang naramdaman mo? Nandito po si Mama ko, Rafi, siya na po daw bahala. Si Mama, sige, pwedeng si Mama kasi si Mama ang guardian. Mo ngayon at mother mo at ikaw ay minor, Ma'am Cecil, magandang umaga po. Ano po yung gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? At ano po yung naramdaman niyo? Sobrang sakit po, Sir Rafi. Kasi may tumawag po sa akin na patay na daw yung anak. Ilang beses po ako nahimatay. Hindi, the time po nasa airport po ako. Hindi ko po matanggap kasi sobrang bait po ng anak ko. Lumaki na po siya ng ganito. Pero wala po siyang naging kaaway. Tapos, napaka-responsible ni Ralph.
magalang po talaga yung anak ko. Kaya po, nung time na sabi nila patay na yung anak ko si Rafi, dasal ako ng dasal na hindi ko kayanin kasi sobrang malaking tulong din po yung anak ko sa mga kabuhayan namin. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Ang gusto ko lang naman po si Rafi na sana huwag na nilang ulitin yun. Huwag na nilang gawin yun sa iba. Maturuan din ng leksyon yung mga bata. Kasi mostly po ngayon si Rafi yung gumagawa ng mga crime. Mostly po yung mga teenage po talaga. Wala naman po yung galit sa puso ko. Hindi po ako nagagalit. Hindi po ako nag-ano si Rafi na maghiganti. Para sa akin, masaya po ako na buhay yung anak ko. Pero nung makita ko yung video na pinaikot-ikot yung anak ko, hindi ko kayang tignan. Yun lang po yung nakita ko. Hindi ko tinapos kasi hindi ko kaya. Ayaw niyo pong panagutin yung resort? May pananagutan po dito yung resort sa nangyari. Kung ako pong tatanungin, opinion ko po ito. Dahil naging pabaya po yung kanilang lifeguard. Although last minute, na-save niya po yung buhay ng anak niyo, pero sana, kung naging maagap siya, eh, hindi sana nangyari ito. Kung yung nakita pa lang niya na iniikot-ikot na yung anak niyo sa katinulak, sana pinagbawala na niya. Or, nung yung bata nahulog sa swimming pool, sana lumundag na agad siya, eh, hinintay pa niya na hanggang sa malunod all the way, lumubog, saka pa lang siya lumundag. At nakinig pa sa mga bata na sabi na, pabayaan mo yung kuya. Sa segment kung saan ang mga kasong aking sinimulan, tatapusin na aking paboritong sidekick, si Maricel Tulfo. Tungol na sa linyang telepono, Maricel Mar. Papa, ito ang unang nating kaso, no? Factory workers sa Valenzuela na binarat ng kanilang sahod, pati hinandado pa sila ng kanilang amo. Narito ang sumbo. Okay. Kayo dyan sa Esplenso, hindi makatarungan yung ginagawa nyo sa amin. Wala kaming benefits, lahat. Mababa yung sahod, wala kaming overtime. Walang 13 months, 12 hours yung trabaho, walang electric fan. So Mar, anong naging rest back natin sa mapang-abusong kumpanyang yan? Kaagad naman tayong binigyan ng action ng Valenzuela LGU sa tulong ni Mayor Rex Gatchalian ay pinatawagan ng stop operation ng factory. Dahil ito sa violation gaya ng kawalan ng fire exit at proper ventilation, kaya kailangan ng mga empleyado bumili ng sarili nilang electric fan. Walang humarap din sa atin nang puntahan natin ang kumpanya para iserve ang cancellation of permit, kaya nilagyan na lang natin ng tarpaulin na sarado na ito. Gumugulong na ngayon ang kaso para sa nabinbin nilang sahod at benefits. Ayun, well, salamat kay Mayor Rex Gatchalian. Okay, so anong tulong ibinigyan natin sa ating mga factory worker? Binigyan natin sila ng tulong gaya ng bigas, gulay, groceries at cash. Narito ang pasasalamat. Sir Rafi, maraming salamat po at na-actionan po yung problema po namin sa pabrika. At nangako naman po si Mayor na hanggat hindi po kami na babayaran, hindi po bubuksan yung pabrika po namin. At maraming salamat po sa mga tinapay, sa mga delata, sa mga prutas po, gulay, sa mga bigas, at lalong-lalo na po dito sa cash assistant. Maraming salamat, Idol Rafi! Okay, very nice, very nice. Anong next case, Mar? Tungkol naman ito, Papa, sa mga construction worker na kalahating taon nang walang sahod matapos iwan sa ere ng kanilang contractor sa Quezon City. Narito ang reklamo. Kami po, naghingi ng tulong dito po sa trabaho namin sa Palanan kasi anim na buwan na di pa kami nasasahuran. Nagtitext kami ng amo namin, si Kenneth, at saka yung mga engineer, hindi kami man lang rinireplyan. Okay. So, anong nalaman nyo sa kaso, Mar? Nangihingi na nga ng tulong itong mga construction workers dahil wala na raw silang maipadala sa kanilang pamilya sa probinsya. Dahil ngayong pandemic, doon na lang sila umaasa. Pero bukod sa walang sahod, daing din nila ang kawawa nilang kalagayan sa construction site. Kinakagat din daw sila ng lamok at maraming daga sa kanilang barracks na parang kulungan ng kalapate. Okay, so anong nabigyan natin na tulong sa kanila, Mark?
Iyan ang inuna natin sa tulong ni AXIS Representative Nina Taduran ay nabigyan natin ng pagkain ang mga manggagawa. Binigyan din natin sila ng mga proteksyon laban sa mga lamok. Okay. So okay naman sila? Yes, okay, Papa. Sige. Good job, Mark. Maraming salamat. Marisel Tulfo, Tungol. Okay. Now, eto na. Papa 2. Amazing Immunergy. Boost your immunity and energy. Si Maricel ng Negros Occidental. Tumawa si Ma'am. Alam niya na mananalo siya. Magandang umaga po, Sir Rafi. Mas maganda pa kayo sa umaga, Ma'am. Maganda pa kayo sa umaga. Maricel ng Negros. Ma'am, ito na po ah, trivia natin. Isa dito ang nagsabi ng totoo, yung dalawa, kabalas tugad. Sino ang pinakamayamang tao sa buong mundo? Pinakamayamang tao sa buong mundo. Makinig kay Ma'am ha. Number one, sino pinakamayamang tao sa buong mundo? Eto na nga, Idol Rafi at mga kapatid. Ang Ito, seryoso na tayo mga kapatid. Seryoso na to. Wala na tayong biro. Totoo na tong sinasabi ko, Idol Rafi. Ito talaga, ang pinakamayamang tao po sa buong mundo ay si Frank Duke III. Eh, kanina lang yan eh. Siya nga sinasabi ko, Idol Rafi. Ah, ito totoo na. Totoo ito totoo na kasi talaga Frank to. Wala Duke nang, III. Oo, wala nang biro. Alam mo kung bakit? Siyang bilyonaryo. Bakit? Paano siya naging bilyonaryo? Kasi nga, Idol Rafi at mga kapatid, marami po siyang nabentang face mask. Oh. Dahil nga po sa supply at demand ng mga face mask ni Frank Duke III, oh. Yumaman siya. Oh. At hindi lang yan, Idol Rafi. Nakipag-tie up din siya sa mga makers po o mga supplier po ng face shield. Uy! Billion din yon. Billion yun. Eto pa, Idol! Oh. Idadagdag ko na mga kapatid, malaki din po ang kinita ni Frank Duke III sa mga vaccines. Oh, kasi nung panahon, na naimbento nung araw. Ah, kasi nagkailang vaccine doon sa SARS, siguro siya sabi mo. Opo, opo. Nung araw na yun, doon siya yumaman. Yes, Idol. Kumita siya sa mga vaccines. Oo, kaya ngayon, Idol Rafi, siya po ang hinihirang na pinakamayamang tao sa balat. Magkano yung total asset niya? Pag-usap natin asset. 806. 680 billion. Ah, $680 billion. Ah, 680. Oh, mamaya. Yeah. 680. Muntik na maging trillion natin. 680 billion. Billion. Dollars. Minun mo, tatlo. Vaccines, face shield, face mask. Sino ba naman diyayaman doon? 680 billion dollars. Okay. Ang malaki ngayon. Sige. Number two, sino ang pinaka-bilyonaryo? Ang pinakamayamang tao sa buong mundo ay si Jeff Bezos na may net worth na halos $200.1 billion as of September 2021. $200 billion versus $680 billion. Wala. Number 3, tingnan natin, magkanong dolyar? Medyo nahiya po ako dito, Idol, kasi mukhang malaki-laki yung kinita ni Frank Duke III. Ano naman sa'yo? Sino naman? Kasi po, alam ko po na si Mark Zuckerberg, ang kilala natin na CEO ng application na Facebook. Ah, Facebook. Yes po, Idol. Okay. Meron siyang $136.4 billion as of 2021. Siya po ay bilyonaryo sa edad na 37 years old, Idol. Okay. 37 years old. Ah, okay. Marami nakakilala dyan. Facebook. Yes po. Ano? Si Zuckerberg? Mark Zuckerberg. Lahat naman tayo may Facebook. So alam natin yan. Kilala natin siya. Yes. At isa yun naman si Jeff Bezos. Jeff Bezos. Hindi ko masyado kilala yan. Frank Duke. Kanina kinarinig natin, pero ngayon, pangalawa. Yun pala, totoo na. Yung kanina, parang biro-biro lang yun. Seryoso. Ma'am, ayan na po. Yes po, sir. Pagpipilian, si Frank Duke III, si Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Bilyonaryo. Mark Zuckerberg. Apo. Zuckerberg. Zuckerberg. Facebook yan, ma'am. Siya yung creator ng Facebook. Founder, CEO ng Facebook. Apo. Totoo yan? Okay. Frank Duke? Are you the triple, sir? Trace Zuckerberg. Zuckerberg. Okay. Netizen power! Voto! Sabi po ni Benjamin Nation, 2. 2. Vanessa, 1. 1. Eden, 2. 2. Ana, 2. 2. Ponciano Marocot, number 1. 1. 1. Si Jimmy, 2. 2. Jesse, 2. 2. Girly, 3. 3. Theodora, 3. 3. Shell, 2. 2. Sherwin J, 1. 1. Jessica Bahog, 2. 2.
Si, ayun, bilis. Two. Si Sherwin J. Lumba, 1. 1! Norma, 2. Dennis Oliven, 3. 3. Ru Fernandez, 2. 2. Teodora Mayari, 3. 3. Mark Kiel, 1. 1! Okay, stop! Jaden, 3. 3, okay. 3. 3, lagyan mo 3. Okay, yun, yeah. So, ma'am, ayan po. Yung 1 and 3, pantay. Si Mark, yung Facebook na founder, si Mark Zuckerberg ay 5. Si Frank Duke, 5. The third. At si Jeff Bezos, 9. Ma'am. Ayuda, 2. 2? Opo. Saan ka ngayon? Siguro din mo lang, ma'am. 1, 2, 3. Ayuda, 2. But let me warn you, ma'am, magkano yung pera ni Frank Duke? 680 billion. 680 billion? Dollars. Dollars. Wow! Oh! Patumbas ma'am, dito sa pesos, trillion na yun. 680 billion dollars. Magkano kay ano? Kay number 3? Kay number 2? 200.1 billion dollars. 200.1 billion. 200 point versus yan. Ito ma'am, yung mga figures ha. Si Frank Duke, 680 billion. Si Mark Zuckerberg, 136 0.4 billion. Si Jeff Bezos is 200. Tama? Yes. Okay, 201 billion. Again, ma'am, yung dalawa, binubola ka lang. Yung isa lang totoo. So, ma'am, tingnan mo yung figures doon sa board. Pakita. Ano, ma'am? Ayuda one po, sir. Ayuda one! Opo. 680 billion. Si Ayuda One, Frank Duke the Third, 680 billion. Okay, doktor ata yun, pagkakaalam ko. Doktor yun, idol. Oo. So, ma'am, Frank Duke, sa Ayuda One ka, 680 billion. Netizen, tulungan si ma'am. Sabi po ni Singapore OFW, 1. 1. Jaden, 3. 3. Norma Ray, 2. 2. Archie, 3. 3. Rosalia, 2. 2. Terry, 3. 3. Tapos, si Mark, ay, yun sabi na to. Si Liza Pax, 3. 3. Si Malaysia, 2. 2. Roland, 2. 2. Anna, 2. 2. Lilibet, 2. 2. Lady, 2. 2. Angelita, 1. 1! Sharon J, 1. Sharon J, 1. 1 na naman! Oh! Okay, so ma'am, last chance. So, 1, 2, 3. Tingnan mo yung board ha, yung mga numero, 680 billion, merong 136, merong 201B. Okay. So, ma'am, last chance. Ma'am, tingnan mo yung board. Ayuda one po, sir. Ayuda one. 680 billion. Opo. Ma'am, tulungan na lang kita. Eh, gusto kitang... wag na lang po, ma'am, yung one. Wag na lang po yung one. Bad news po yun. Bad news. Okay. Ma'am, pili ka ng iba, ma'am. Tingnan ko, ilan ba yung one? Hindi, ganito. Saan ba yung ano? Ayuda to po, sir. Hindi, hindi, hindi. Ang one, ito yung one. Sige, palit kayo. Ito yung one, 3,000. Gusto mo? One? Ano? One nine? One? Wag one. Ma'am, gusto kita tulungan. Sige, ma'am. One, two, three. Wag na yung one. Po. Two? Apo. Two. Sige, ready? Get set. Music. Money, money, money. Yo. Congratulations. Thank you po, Sir Rafi. Pasalamat po kayo sa netizens. Pasalamat po kayo. Thank you po, Sir netizens. Okay. So, Idol Rafi po. Thank you. Apo, ma'am. Yuki, basahin mo na. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo ay si Jeff Bezos, na isang American entrepreneur, media proprietor, investor at isang computer engineer na may net worth na halos $200.1 billion as of September 2021. Ayon kay Jeff Bezos, isa sa mga dahilan ng kanyang tagumpay ay ang kanyang mindset na it is always day one. At yun din ang palagi niyang sinasabi sa kanyang mga empleyado. Ano yung mga pag-aari niya? Siya po ang founder at CEO ng Amazon. Amazon. Opo. Ayun, kilala natin kung ano yung Amazon. Okay. Ma'am, congratulations ha. 10,000. Thank you po. Thank you din po, ma'am, sa pag-aari.
participate. At meron tayong accomplishment report. Magandang araw, Sir Idol Rafi. Natanggap ko na po ang ayuda na ibinigay niyo sa akin pambili ng school supplies. Maraming maraming salamat po, Idol Rafi, at sa Amazing Immune Energy, ang vitamins na nagpapalakas ng immunity at energy. Amlan, Negros Oriental, sumasaludo po kami sa inyo at magbabalik pa po ang Idol in. May pananugutan ho talaga kung akong tatanungin. Maliban na lang kung ayaw niyo na rin po maghabol, then desisyon niyo po ito. Okay lang po, Sir Rafi, kasi buhay naman po yung anak ko. Okay, sige po. Hindi kita pipilitin. Sinasabihin lang po kita yung options niyo. Okay. So may pagkakamali po talaga dito yung mga bata. Ina-acknowledge niyo po na may pagkakamali pero para napatawad niyo na. So nagpapakatawaran, apologize na lang po ang gusto niyo mangyari sa bata. Sa ngayon po, Sir Rafi, hindi pa po ako makapag-decide kasi hindi rin po mabuti yung condition ko ngayon kasi yung muntis ako. Sige po, kung hindi pa kayo makapag-decide, hindi ko kayo pipilitin, ma'am. Sige, bigyan kayo ng ilang araw. Kapag kayo po ay nakapag-decide, after a few days, you let us know para doon pa lang kami action. For the meantime, we will respect po your decision na mag-isip-isip muna. Ano po, ma'am? Okay? Thank you po, Sir Rafi. Okay. Maraming salamat po. Salamat po. At kung kailangan niyo po ng tulong namin, halimbawa, na-trauma, alam ko po, na-trauma itong si Ralph, ipapabigyan natin intervention, ipapa-therapy, ako na pong bahala, ako pong gagastos. Kung ano pong pwede may tulong para sa anak niyo. Okay, ma'am? Kailangan po ng CT scan, Sir Rafi. Maraming salamat po kasi napakapalad po namin. Kasi ang dami pong humihingi ng tulong sa inyo, pero kayo po yung nag-offer na tulungan kami. Sige po. Ipapa-CT scan po natin. Ngayon mismo, papunta ko ng reporter dyan or tomorrow at the most para samahan po, ipamedical po ito yung anak ninyo, ipa-examine, x-ray, CT scan, lahat-lahat kung ano po yung nararapat na gawin, kung ano po sasabihin ng doktor na mag-check up sa kanya. Ano po? Yes po, Sir Rafi. Salamat po. Sige po. Sige po. Hindi ko na po kausapin yung anak nyo kasi pinaubayan nyo na po yung usaping ito sa inyo. From now on, sa inyo na po kami makipag-ugnayan all the time. Okay, Nay? Ma'am? Opo. Opo, Sir Rafi. Maraming salamat po talaga. Opo. Last na lang po, madam. Nakikinig po yung mga bata. Meron po kayong mensahe sa kanila. Kay Richard, kay Jasper, LJ, Froylan. Kasama po yung kagawad. Nakikinig po silang lahat. Ano pong gusto mong i-mensahe sa kanila? Sana wag yung gawing biro yung buhay ng isang tao. Sana matuto kayong paalagaan yung buhay. Kasi kung nawala yung anak ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam po ako yung nauuna. Hindi mabuti yung kondisyon ko ngayon. Sana wag nilang gawin uli yun kahit kanino. Kasi nakakasakit kayo. Daming nadadamay. Daming nape-perwisyo. Light na sana ng asawa ko pero hindi niya kami pwedeng iwanan sa ganitong sitwasyon. Sana magbigay ito ng magandang aral para sa inyo. Last portion na lang, bigyan ng tulong. Amazing Immunity, boost your immunity and energy from IM Worldwide. At ngayon, Jennifer ng Gensad. Jennifer? Okay. Let's go. Ma'am, ito na. Makinig kayo, 10,000 ma'am. Opo. Again, isa lang nagsasabi ng totoo, yung tatlo, kabalastugan. Yung dalawa, kabalastugan. Okay? Opo. Sino po ang unang tao sa buwan? Nakarating sa buwan, the first man on the moon. Okay? Makinig kayo, mama. Number one! Gusto mo tawa? Nagulat ako eh. Ito na, Idol Rafi, mga kapatid. Ito, seryoso na talaga. Seryoso na. Hindi na ako nagbibiro, mga kapatid. Ha. Okay. Kasi kanina puro ka biro eh. Iya nga, Idol eh. Okay, ito, babawi na ako sa inyo, mga netizens. Ang pinakaunang nakatuntong sa buwan muli ay si Frank Duke III. Oh! Opo, Idol.
Oh, ano mas sa sobrang yaman niya? Kanina, di ba, sinabi ko, 680 billion dollars. Billion dollars. Ngayon, ito, sasabihin ko na talaga, 68 billion dollars. Billion dollars na. Ba't nyo kasi dinagdagan ng zero? So, 68 billion dollars. Oo, 68. At dahil nga sa yaman niya ngayon, Idol Rafi, bumili siya ng sarili ng rocket ship. Oh! Dati siyang doktor eh. Ngayon, gusto niyang pumunta sa buwan, astronaut na siya. Okay. Oo. Kaya pumunta siya doon, nagliwa-liwa lang siya doon dahil wala siyang magawa sa pera niyan, dami niyang ang nakuhang pera. Eh, pumunta siya ng buwan. Oh, tapos? Ayun. Nag-inquire siya? Nag-inquire siya, bilid. Anong in-inquire niya doon sa buwan? Ay, ito pala, napag-alaman ko rin, Idol. Sa sobrang yaman niya, nag-inquire siya gusto niyang bilhin yung buwan. Diba? Sobrang yaman niya. Okay, ngayon, sige. Siya yung nandun sa moon. Hindi na siya nakababa. Okay. Hindi na. Maaaring sabi siya totoo. Maaaring natin. Number two, bilisan. Ang pinakauna talagang taong nakatapak sa buwan ay si Lieutenant Balaguer B. Space na nagmula sa bansang Russia. Aksidente kasing natabig siya ng kasama niya. Nauna tuloy siyang nalapag sa buwan kasama ang alaga niyang aso na si Osa. At doon ay official na siyang dineklara na kauna-unahang taong nakatapak sa buwan. At si Osa naman ang hayop na naunang nakatapak sa buwan. Okay. Number three. Ang pinakaunang taong nakatapak sa buwan ay walang iba kundi si Neil Armstrong noong July 20, 1969. Okay. So ma'am, alin doon ma'am? 1, 2, 3. 3 po. 3. Opo. Okay. Netizen Powell, bilis! Sabi po ni Mickey! 8, tapos si number 2, Bokya, si Plank Duke the 3rd, humahabol, 2. Ma'am? Po. Ano ma'am? 3 po. 3. Ayaw mo kay Plank Duke, kanina pa kasi. Pero this time, seryoso ka na. Seryoso na, Idol. Ayaw mo kay Plank Duke, bibili niya yung buwan. Nag-inquire na, Idol. Nag-inquire siya? Oo, nabalita na okay. Nga. Okay. Sige. Ma'am, ready na tayo? Ready? Opo. Number 3 ang pinili mo, ha? Get set, go! Fly me to the moon, let me play. Basahin mo number 3. Ang pinakaunang taong nakatapak sa buwan ay si Neil Armstrong noong July 20, 1969. Isa siyang American astronaut at isa ring professor. Bago niya marating ang buwan ay tumagal siya sa outer space ng 8 araw. Marami siyang natanggap na awards kagaya na lamang ng Presidential Medal of Freedom, Congressional Space Medal of Honor, Congressional Gold Medal, NASA Distinguished Service Medal, NASA Exceptional Service Medal, and Air Medal. Okay. Ma'am, congratulations ma'am. 10,000 pesos. Tamang sagot niyo. Neil Armstrong. Okay? Congrats. Okay. At magbabalik pa po ang Idol in action. Salamat po, Nay. Diyan po sa inyong binigay message at napakinggan po ng mga bata. Kasama po si Kagawad. Hihingi po ako ng tawad sa kanya at sa kang Rapid. Pasensya na sa aming nagawa. Okay. At hindi na namin gagawin ulit. Or po, sir, hindi naman po talaga kasama doon. Kasi hindi talaga niya marirescue si Ralph kasi hindi po talaga siya marunong lumangoy. Yung bata, si Jasper, nag-sorry. At siguro po, ang advice ko, medyo lelo muna si Ralph sa kanyang tropa. Ito po ay part of the therapy siguro para mapabilis po yung recovery niya habang pinapacheck up po natin siya sa doktor at sa psychiatrist kung kinakailangan para matingnan, maging maayos ang kanyang kalagayan all the way. Okay, ma'am? Ma'am Ceci? Yes po, Sir Rafi. Maraming salamat po. Sige po. Magandang umaga po, Ma'am Cecil. Magandang umaga din po, Sir Rafi. Opo. At kay Richard Jasper L.J. Froilan, mula ngayon, magsilbing leksyon ito sa inyo na hindi nyo ginagawang biro-biro yung mga ganong klaseng bagay sa swimming pool na sa tingin nyo ay malalagay sa panganib ang inyong kasama o katropa. Okay, Kagawad, maraming salamat po. Kagawad? Kagawad Evangeline? Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po, Kagawad Evangeline. At thank you na lang po dun sa Chief of Police. Na may mga netizens na nagsabi, huwag sisihin yung lifeguard. I don't think so. I disagree. Siguro,
i-train na lang yung lifeguard. And then sabihin yung operator ng resort na mag-set ng rules na kapag may mga bata, then dapat maging mahigpit yung patakaran. These are children. Nakita nyo naman. Dapat the first moment na nakita nung lifeguard na naglalaro sila, pinaikot-ikot, eh use your common sense. Kahit na siguro Olympic swimmer, ginanon mo, may posibilidad malulunod. Doon pa lang sana, ginamit na ng lifeguard yung kanyang common sense. Hoy, bawal yan, wag. Nung hinagis sa tubig yung bata, lumundag-laga si lifeguard. And meron siya opportunity na i-save the moment ng kumakaway-kaway yung bata. Eh sinabihan daw ng mga kasama, wag kuya, nag-joke lang yan. May hininga pa yan. Meron siyang two opportunity na he could have prevented the incident, but he did not. So kulang siya training. Although na-save niya yung bata, thank you. Pero he could have avoided it kung nasunod niya yung mga sinabi ko. So kailangan sa lifeguard matrain. Pasalamat kayo itong resort. Yung resort ay magsalita. Pasalamat kayo sa dyan sa resort na yung nanay mukhang umupa ng kanyang galit. Pero hindi pa rin kaligtas dahil pag-iisipan pa ni Mami, ni Ma'am Cecil. Dahil pag sinabi ni Ma'am Cecil gusto niya maghabol, then... Mamaya na po sa Wanted sa Radyo po ang reklamo ng Mr. laban sa misis na nabuntis ng iba't ibang lalaki. Susunod na po Lunch Out Loud sa TV5, Cheryl Cossip sa mga balita magpapabusog sa inyong kalaman, Signal Channel 1. Tandaan, magmask, maghuhus ng kamay, lagi po tayo mag-ingat, Pilipinas. Chang Marks, MJ, meron ba tayong babatiin? Marian Robles, guest note soon. Alam ko na po yung pangalan ng Rocket Ship si Frank Book the Third. Ano? Ang Mali! Ano, no? Mali, yung pangalan ng Rocket Ship ni Frank Book the Third. Para Mali? Ayo. Apal Mali. Apal Mali. Oh. Si pareng Frank talaga eh. Easy, easy. Easy. Sikat si Frank. Thank you. Okay. Lasayawan na tayo. Let's go.